Apo, apo. So dito pa rin tayo sa Binokbok Viewpoint Resort. Kasama pa rin natin si Sir Manny. Hello po. Ayan. So ngayon naman natapos na tayo dun sa tour dun sa bundok na nagustuhan ko talaga. Ngayon dito naman tayo sa dagat. Sa baybay. Sa baybay naman. Oh, ayan. Okay. Available na po ang Agribusiness merch sa Shopee. Ang link na sa description box. Tapos mostly dito sa Binokbok Cove, is yun, mga may iba-ibang resort na mga umuupa po sa atin. Ayan. Mga long term. So ito yung minamanage mo, apo, sa'yo, etong katabi mo for rent na to. Inuupahan po ng long-term lease, tapos minamanage din po nila. Okay, ito yan. Naman si Sunset View yes, Dive Resort. Apo. Yan. Pinatayo natin yung establishment, tapos uupahan po nila. Upahan tapos nila. Sinala po nagmamanage. Yan, ito po siya. Apo, yan. Madami ka na rin na-build na structure dito, sir. Opo. Kay Sunset din to. Opo. Iisa po siya. Iisa po siya. Iisa siya. Ito, iba naman. Kabila. Ito naman po yung Cantil Dive Resort. Okay. Yan po, yan. Iba, sino naman po may-ari nito? Ay, nag-manage. Opo, may nag-manage din pong iba. Na kuhan, yan. Eh, yun po, diving din po ang kanilang main na attraction na binibigay na activities. Oo. Yan po yan. Ito po ang kanyang lugar. So yung buong cove, meron na? Apo, alas sir, no? Na. Nabuo na po yung cove na may mga nakatayo na po. Na may nakatayo na lahat. Apo. Ito sir, dating ano rin to? Dati pong pier yan. Oh. Kaya lang po yung dulo, based on study, is napakalami ng corals. Ah. Eh kung dadaungan po ng dadaungan ng bangka is masasakripisyo yung corals natin. Kaya pinakamaganda ang isakripisyo na lang yung man-made na pier. Oo. Para po hindi natin makasira tayo ng corals. Pero may mga designated site po tayo like doon, i-designate namin para daungan ng bangka. Yung pier natin para sa lahat. Para po hindi tayo makasira ng corals. Dito naman po may designated din na daungan ng bangka para hindi rin makasira ng corals. Mas minimize na po yung daungan. Ganda ng bato, sir, oh. Apo, ng plot, yan. Oh, ito. Ito yung nagpre-represent na gitna ng lugar. Okay. Kaya po yan, na-imprinta yung pangalan. Apo. Kabila naman, ito po mga umuupa rin. Medyo sira lang pero ongoing po ang kanilang upa. Okay. Andito po si JRD. So, ito yung gitna ng halos property. Siya po, opo, siya pong gumigitna sa gitna ng property po. Ang ganda. Okay. Opo. So, yung pinunta nating bundok na part, walang ganito doon, no? Wala po. Diretsong cliff. Opo. At ituturo ko sa inyo yung pinuntahan natin. Yun. Yung dulo na yun. Yung may malaking puno na yan? Opo, yan. Yung mga puno na yan. Mga mulabi na puno na yan. Yan po yung pinuntahan yan natin. Yan ang pinuntahan natin. Yan po yun. Yan yun. Magkakadugtong po yan. Yan po yun. Ganda ng bato. Yan. Ito lang po, napabayaan nila. Pero ongoing pong umuupa sa amin. Kaya nga sabi ko sa inyo, habang nasa loob tayo ng kontrata, oo, wala. Kung sira man, edi sira, hindi po namin pinapakailaman. As well as na umuupa po sila sa amin. Sino naman po yung umuupa dito, sir? Taga Paranaque po siya. So, obviously, hindi siya pumupunta rito. Pumupunta po yung mga anak-anak niya, tapos naglilinis na ulit dahil darating po ang summer. Hindi ko lang po alam kung kailan nila papagawa yung mga establishment nila na medyo may sa tagal ng panahon ay may rumupok na. Kasi 8 years na po itong umuupa sa atin. 8 years. Opo.
Baka nagsawa na. Sa ngayon, may negosyo silang ibang kinukuha po. Pero pag dumarating siya, na-enjoy pa rin niya dahil scuba diver po. Ayun, mostly nag-i-scuba sila. Ito naman pong isang ito, iniwan sa atin. Itong isang to, iniwan na sa atin. Ngayon naman po, nililinis namin, tapos pinapaupahan, papaupahan namin. Hindi lang po natatapos ang linis itong building na to. May uupa na rin ito. Wala pa, may mga tumitingin po, pero hindi pa nagsasarado ang usapan. Open po for everybody ito. Apat na pinto po ito, plus mayroong pinto sa taas. Bali, apat po na rooms. May tatlong common CR. Yan, yung mga interesado pong magkaroon ng beachfront na first class diving site. Sa mundo ha, hindi sa Pilipinas yan, sir. Wag naman sa mundo, nakakahiya. Nakakahiya naman. Sige, sabihin natin sa isa sa maganda sa Pilipinas. Okay. Pero hindi natin kayang tapatan ang tubatahan natin at saka okay. Ang Apo Reef natin. Okay. Opo, talagang kuha niyan. May ibang umuupo naman iba dito. Iba naman po, si Ocean View. Yun nga, gaya ng sabi ko sa inyo, taga Baliwag, Bulacan po ang umuupa rito. Minamarket din po niya. So ito active siya? Apo. May mga guests siya dumarating dito. Apo, every weekend po, napupuno niya yan. The Ocean View. Swim, dive, relax. Tapos ito naman si Cove 88. Yan. Dito nag-umpisa ang binukbok. Dito? Dito po kami nag-umpisa. Apo, yan. Dito mismo. Ito po yung Cove 88. Oh. Which is pasyalan nyo. Napakaganda rin ang mga pasilidad nila. Apo, yan. Dito po nag-umpisa ang unang binukbok. Hanggang sa nanganak ng nanganak. Hanggang sa napunta tayo dun sa dulo. Ito po siya. At puro ang ini-offer namin dito, puro scuba diving, free diving, puro dives. Natandaan ko pa noon, 2011, nag-passion fruit ako sa likuran. Oh. Namunga? Namunga. Madami? Madami. Naging problema, wala nang kumukuha ng bunga. Wala nang kumukuha? Nawala ang bumibili. Noong time na yon. Sir. I-offer mo na lang ng drink sa anong guest. Ay, ganun na po ang nangyari nun. Hanggang sa, siyempre, pinabayaan na natin. Ah, pwede kong gawin yun doon. Apo, nabubuhay dito ang passion fruit. Citrus, ang tawag nga ng iba ay granada. 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 Kasi ang dami niyang buto, nakakatuwa siya. Tapos wala kaming ginawa, kundi kami na nag-consume na nag-consume. Pwede mo mga ano yun. I-freezer. Para pagkailan kailangan. Kasi walang study, walang iba pong kuha nung time na yon. Kaya sir, po, dito tayo. Kaya po ang nangyari, edit, hanggang hinintay na lang naming makuhan, mamatay yung mga puno. Sayang. O, pero nag-invest din kami ng malaki. Nung una, ang ganda ng kita, natatalo lang kami, sakay sa bangka. Pagsakay ng bangka. Tapos, itatravel pa doon yon. Doon lang kami natatalo. Pero in terms ng pagpamumunga, sakusako. Minsan sa isang labasan namin, twice a week kami maglalabas po ng passion fruit. 12 sako kada isang labasan. Tapos ang kuha lang sa amin, 3 pesos and 50 centavos. Per piece? Hindi po, per kilo. Ay. Bumaba ng ganun. Pamula sa usapan namin na 50 pesos per kilo, bumaba ng 48, 36, hanggang nung bandang huli, ganun na lang, wala nang kikitain, mas mabuti, itigil. Tapos sinasami namin sa welcome drinks, naka-iced tea siya, pero may with na. Passion fruit sa masarap. Masarap, meron iba naman, depende sa panlasa, meron naman pong iba na hindi nagugustuhan yung panlasa. May bago akong na-discover ngayon, meron palang bayan na Tingloy ang pangalan dito yes sa Batangas. Po. Yes po. First time kong marinig. Ang mostling pinupuntahan sa Tingloy yung Masasa. Masasa. Kalaparan siya ng beach na white beach, parang Boracay. Mas nakilala siya before pandemic, 2019. Okay. Tapos itinigil ni bayan ng Tingloy yung pagdating nitong tourist hanggang sa sila ang pinaka-late na nag-open ng
Nito lang, nakaraang taon lang inopen nila uli yung Masasa. Apo, yan. Pero ang nakikilala, si town ng Mabini. Mabini. Akala kahit nila doon. Yung pala, it's Tingloy. Either Tingloy or Bawan. Bawan. Oo, oh, yan. Ayan. Kaya minsan nagsiselos ang local government natin. Nandun kami sa Binukbuk, Mabini. Nandun kami sa Binukbuk, Anilaw. Kadugtong na yung kabilang bayan. Kaya yun, medyo kinokorek natin na nasa Bawan po tayo. Bawan. Sir. Yan. Ito po yan, dito nag-umpisa ang lahat. Ito sir? Abo, dyan dito. Ito yung original na. Ah, original na Binukbuk. Ito. Bakit po may bridge dito? Talagang may bilog to? Apo, meron pong dumadaan ng tubig tuwing tag-ulan. Saan po nagagaling yung tubig na yan? Sa bundok po. Sa bundok po, yan. Ito naman po ay sa, sabihin natin, patapos na ang UPA 2025. Apo, pero yan, medyo may mga wear and tear na tayo nakikita. Oo. Nagagastusan natin after ng UPA nila para mapaupa natin sa iba. Or else, kami ang mag, dahil gusto po namin i-caring magkakapatid dulo sa dulo. Para kung hindi naman namin control ang gitna, kita namin yung gitna. From dulo to dulo. Wala, parang wala na, walang sa usapan namin magkakapatid na paupahan itong dulo. Kukunin niyo na ulit. Apo, kami po. Niyo na ulit. Apo. Yan. Pero hindi rin. If the price is right. Ganun naman, negosyante tayo. Negosyo eh. Negosyo po, opo. Tapos ang kalawa, yan, kalaparan ng lupa sa likuran, puro plat. Yan, dyan nga kami na passion fruit before. Na halos kalahating hektarya, pinassion fruit namin. Noon nga una, hindi ako maniwala, mabubuhay ang passion fruit dito. Yun nga lang, siyempre, alaga rin po ng artificial na fertilizer. Tapos po tubig. Uy, tubig. Si ano lang, si Greenland Organic Fertilizer lang. Diyan lang siya sa, ano, San Jose. Yan. Tapos yung kagubatan na yan, sa pag-aari pa rin ni Binukbuk, puro yung Madre Cacao, Mulawin, yan ang native na dito, yan. Kabundukan niya. Parang marami talaga ang Mulawin dito. Apo, marami. Yan, kung makikita nyo, mukhang Mulawin yan. Yung malalaki na yan. Ito, maliit na to, pero sampalok po yun. Yan. Tapos dito, napakaraming kawayan. Yan. Kung sakaling may ibibuild ka pong kawayan, marami po ditong kawayan. Tapos nag-umpisa lang kami dito sa Kubo-Kubo, dahon ng nyog ang bubong. Ayun. At tapos ang kinikita sa pag-aaral naman namin ginagastos ng magulang. Kaya nung dumating po ako noong 2003, doon pa lang ako nakaisip na mag-umpisa. Na yung time na talagang kung anong kinita siyang papagulungin mo. Kailangan matuto kang magpaikot ng pera. Kung hindi kami nagpaikot ng pera, hindi namin magagawa lahat. Magagawa lahat ito. Maganda yung business model mo, sir. Maganda. Yun po ay wala akong study. Natutunan ko lang kung paano tumakbo ang panahon. Paano? Sino nag-open ng idea na yan? May nagtanong, gusto kong umupa, ganyan. Okay, nag-umpisa po ito sa farming pa rin. Farming ng abalon. 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 Hatchery. Yung area na yung kung saan tayo nakapwesto, yung ganun, yung mga bahay doon, mga tangke ng tubig yan. Oh. Inilagyan lang namin kasi hindi namin alam kung paano ang abalone farming kasi hindi kami naturuan nung hapon. Okay. Ginawa po nilang abalone hatchery yun, inupahan nila yung lugar. Yung upa nila that time, nag-una sila ng percentage for advance and percentage for deposit. Sinamin pinag-umpisa dito sa katabi nating to. Na resort. Okay. Nung nagagawa na yung tatlong kwarto niya, actually tatatlong kwarto na yan, nung nagagawa na po, may umupa. Okay. Doon lang ako nagka-idea na nung kinukumpute ko yung upa, yung nagastos namin for the whole year, labas na. ROI na. Eh, nag-advance ito ng 2 taon. Inumpisa namin doon sa sunod. May umupa uli. Hindi pa natatapos, ang sabi nung isang kaibigan, gusto mo ako na magtapos niyan. Hinayaan na namin. Hiningan uli namin ng advance. Tapos yon nagsunod-sunod na po yan. Hanggang napuno? Hanggang sa napuno. Na merong espasyo pa na hindi like nung kantil, siya po ay hindi kuwan. Hindi, wala pa siyang tayo nung inupahan. Nag-offer na lang siya na, ako na magtatayo. Ay di hinayaan po na, kaya medyo mura ang kanyang pagka-upa. Wala pa pong nakatayo that time. Yan, lakarin lang. Doon sa bandang yon pwede na mangisda.
pwede. Kung ang tipo ng mga turista mo po, sir, is mag-fishing. Fishing. Kaya lang, limited as hook in line. Fishing rod ka lang, tapos hook in line. Doon po, sa area na yon. Pero dito, bawal talaga. Kasi dito, dito tayo na corso na bawal. Nagkuhan. Itong, pwede natin sabihin na buhay probinsya. Oh, ganda, sir. Yung paradise talaga. Nung una, nagiging site ito na yun niya, yung kinukwento ko parang indie film na kinukuha na nung kuhan hanggang sa aming amay naging kontra-kontrabida pa nung time na yun. Tapos so yan, may yung isa doon na pinuntahan natin na taas, nakakonekta dito ang zipline. Hindi lang zipline. Natuloy dahil ng pandemic, hindi na po natuloy hanggang sa nagatunay yung kable. Hindi naman gatong-gato, pwede pa, pero mas sinigurado po natin natanggalin na lang para po safe. Yun, sir, yung gusto ko. Yun ang point na yun, yung sir. May malaking yan? Yan pong malaking yan, bahay namin. Ah, yun. Ah. Apo, yun, dulo na yun. Dulo na yun. Apo, dulo na yan. Kung mapansin nyo, yun ang delikado, yung pag-anon. Yung ito. Apo, yun mismo. Ang point na kuhan. Doon po mismo. As sinasabi ko naman kamukha din noon, ito, itong itaas ng may pangalang binukbok. Kaya lang ito ang punto. May kapatagan po dyan. Oh. May kapatagan po dyan. Mas gusto ko doon. Tapos po, private. Ito kamukha din noon. Ah, oo. Oh. Itong taas na to. Ito nga lang po, madawag. Ito sobra, kung mas kuhan doon. Mas may plateau. Flat. Ito, talagang parang tip na tip yung dulo. Sir, kumusta yung negosyo? Ano to, pang matagalan? Pang payaman ng payaman? Ano ba? Tourism industry pang matagalan, sir. Pang matagalan. Nakadepende sa'yo kung gusto mo magpayaman ng mas maaga. Oh. At gusto mo magpayaman ng mas mabagal. Okay. Kasi po, kung, kasi mas, maganda yan, ah. Kung mas maaga ka magpapayaman, eh yung kakulangan natin sa kalsada, pupuhunanan mo yan. It which means is, more capital then. Apo. Okay. Kung gusto mo naman magpayaman ng mas mabagal, pero mas ginusto natin dahil kulang tayo sa puhunan, mas ginusto natin yung mabagal-bagal, tapos nararamdaman natin yung linamnam. Linamnam ng pag, sabihin natin, ng pag-asenso. Yung ramdam na ramdam mo kung paano po, kasi nag-umpisa naman tayo sa wala. Oo. So, kaya ginamitan lang natin ng kaunting talino, kaunting utak, kaunting diskarte para po mangyari ang mga bagay na yan. Yun po. Ganda. So, mga turista pumupunta rito? Opo, yan. Sa mga pagipagita ng bato, which is, pwede sabihin namin, mga pangkaraniwang shoot lang yan, pero nakukuha niya yung mga nagpiprinap. Kaganda-ganda, no? Oo. Nakakatuwa sila. Tapos ay nakukuhanan nila na magandang anggulo. Oo. Yun. Pagtitingnan mo, parang hindi na dito. Apo. Lalo na kung ang yun niya, laging pinagmamalaki namin dito yung aming sunset. Oo, yung sunset. Tapos yung mga bata, manunulay dito, tuwan-tuwan na sa mga tidal pool na to. Yung mga naiiwan, may mga isda ng maliliit. Nagkukuha na po sila. Ma-pressure ba ang ganitong negosyo, sir? Sir, ako hindi. No, kasi yun nga, more on rentals ka eh. Apo. Rather than guest. Apo. Hindi ako na-pressure po. At saka kahit pag-guest, gusto ko nakasanayan na. Oo. Yun din naman po. Ang gagawin lang namin ay kung paano makitungo. Oo. Sa kapwa natin. So, dalawa yung business model mo dito eh. Rental. Yes po. And the rental ng space na... Yes po, sir. Pinaparent naman nila as resort. Apo. And then number two, yung diving. Yes po, sir. Kasi professional, ano kayo? Apo. Trainers. Apo. Professional divers. Nagtuturo po tayo pamula sa yung pinakamababang courses, which is the open water dive course, okay, hanggang sa instructor course. Oh, I see. Apo, kung sa kuwan, minaster na natin para po kung anong gusto ni customer, maibibigay natin. Oh. Apo. Yun. Dahil and at the same time, meron ka rin sariling resort na
for your guests. Apo, apo. Tapos dahil lang ang level po sa scuba diving is the open water. Okay. Advanced open water, rescue diver, dive master, assistant instructor, instructor 1, instructor 2, instructor 3, course director. Ang dami pala. Apo, andito na tayo sa instructor 3 na pwede tayo mag-certify pamula sa mababa hanggang dito. Ang course director naman po sa CMAS, which is CMAS po ang certifying agency namin, is pinapalitan, dalawa lang po yan yung sa mga retiradong instructor na sa opisina na lang. Kaya hindi ko pa gusto, ayaw ko pa mag-retire. Yan. Ganda dito. Apo. Meron ka ba pang ano gustong i-share na hindi natin napag-usapan? About sa negosyo sa lugar, siguro okay. Naman po nabanggit ko na sa inyo. Mm. Nga lang, pwede kayong mag-umpisa rito ng maliit lang ang puhunan. Oo. Nasa inyo po yan. Umupa kayo sa amin ng maliit na halaga. Nasa uh-oh. Inyo po yan. Mm-mm. Napakadaming spaces. Opo. Yung lahat po ng pinuntahan natin ay available po yan for rent. Lalo na ngayon na nauso na hindi na lang dito sa may tabi ng dagat. Marami na nang gusto nung doon sa bundok. Ayan, maraming space po na available. Ah, napakarami po. Napaka affordable. Sobrang mura. At madaling kausap sila, sir. Ah, basta nagninegosyo, pinakamaganda po 'yun, madaling kausap. Mm-hmm. Para sa part namin at sa part ninyo, kumita kayo. Mm-hmm. Opo, hindi yung kami lang nang kami ang kumikita. Mm-hmm. Tapos po nakakalat po sa social media ang pangalan ko, Kuya Manny. Si Kuya Manny, yan. Tapos nakakalat na rin po sa social media ang number ko kahit hindi ko banggitin sa inyo. Madali lang hanapin, pero banggitin mo na rin, sir. Ay, sige po, banggitin natin. Opo. Number ko po is 0917-868-5265. Ayan. Opo. So, dalawa yan, yung mga gustong magbakasyon dito, mag-relax, may accommodation sa Sir Manny, si Kuya Manny. Pero yung mga gustong mag-invest at magkaroon ng sariling resort, long time lease available kay Kuya Manny. Apo. Perfect ang location mo. Apo, nakaswerte lang po dahil ng mga magulang natin, hindi nila sinira. Hindi, sabi mo kagabi, kayo lang ang pamilya na hindi nagbenta. Yes po. Ng mga lupa. Halos lahat po ng nagmamayari ng lupain sa mga katabi natin, pag-aari na po ng iba. Hindi na taga dito. Hindi na lokal na taga rito sa barangay. Oo. Nabenta na lahat halos. Apo. 80s pa lang nabenta na dito yung mga 100 square meter. 90s nabenta na yung mga 1000 square meter. Oo. And ngayon ang mga binebenta na po yun ang na. Yung mga nakabili noon ng mga taga Laguna, NCR, taga Cavite, binebenta nila ikta-iktarya. Kasi kung pinagulong nila ang pera nung nag-improve na, nakikita na yan, nag-land banking sila. Apo, nagbebenta na sila sa ngayon. Malilim dito. Apo, Talisay 3. Yan. Ang laki ng Talisay. Apo. Ba nabebenta po ang dahon niya. Sa Shopee, Lazada merong anong gamit? Panlinis, pang-cleanse ng aquarium. Yan. Paano? Ibababad. Opo. Tapos lilinis ang tubig. Lilinis ang tubig sa aquarium. Mostly sa mga kuha ng arowana. Sa mga aquarium ng arowana. Biriin mo, may ano pala yung dahon yan? Natutuwa nga ako dalawampung dahon ng talisay, sun dry, is 50 pesos sa Shopee. Wow, mahal ah. Naiisipan ko na nga ako eh. Yun pala ang magandang inegosyo. Oo, kaya sabi ko may yan ang ano talaga, walang maintenance. At saka wala kang sasabihin na kuan, ang dami nating talisay rito, yung napapag-isipan ko na rin po 'yan. Ang ganda ng negosyo 'yan, sir. Dahon ng talisay. Dahon ng talisay. 50 pesos ang ilang 20 dahon. Kahit paggawin natin 50 libs. Makukuha tayo. Pumapatak lang. Siya naming araw-araw na winawalis maging doon sa area ng yan, pwede mo nang ipunin yan. May mga kuwan po na sabihin natin yung medyo yan. Mga ganto ang pagka-dry niya.
namumula-mula. Ah, yung ano pa, yeah, may yeah. ano may ah, ano pa. Hindi po yung natitirna. Hindi yung yeah, dry na dry. Hindi po yung dry na dry. Ito siya. Yan, nakikita ko na mga binibenta nila sa 20 pieces, 50 pesos. Mm. Shopee Lazada. Shopee Lazada. Sarili mo na, Shopee Lazada. Mm. Ikaw na magbebenta mismo. Pwede, pwede po. Ah, pwede kong umpisahan niyo po. Tapos nakikita ko rin doon, simpleng panghilod. Oh. Meron na rin meron sa din. E-commerce. Oh, yes, eh, Kuya Manny, ilan ang panghilod dyan? Eh, milyon. Pwede ba tayong tumingin ng ano, panghilod? Apo. Speaking of panghilod, apo, pwede yeah, ba ako makapag-uwi ng isa? Oh, kahit ilan. Hindi naman pinupulot na. May, actually, lahat po yan pwedeng panghilod. Oh. Kaya lang, siyempre, kukuha ka ng kayang damputi ng kamay mo. Oh, oh. Tapos yung may forma naman. Oh, para oh. Tapos siyempre, yung may talas din po. Huwag naman yung sobrang smooth, huwag naman yung sobrang talas. Apo, dahil naman masusugatan kayo. Kalimitan mga bilog. Yan, sabihin natin na ito. Yan, kung gusto mong maliit. Maganda po yan. Apo. Oh. Yan. Alos lahat yan pwede po. Yan. Gusto mo yung medyo malaki. Medyo pero, malaki. Pero walang lasa po ito. Anong walang lasa? Walang... Walang talim. Walang talim. Smooth. Yan. May talab po. Are. Yan. May panghilod na. Apo. Marami. Makakapili kayo. Depende lang kung paano yung grip ng kamay nyo. Apo. Parang mas kailangan ko mas malaki, sir. Ay, sir, pinakamaganda niyan, ito ang papadala ko sa iyo. Hindi mo na kailangan, hindi mo na kailangan si Mrs. para sa likuran mo. Igagano mo na lang. Sandali ka na lang. Ganun ba 'yan? Siguro yung doble nito, sir. Apa, apa, yung malaki ang pagkakahawa. Sige po. Habang naglalakad tayo, meron pa rin po doon. Yan, may remembrance na ako dito sa Binokbok View Resort. Panghilod. Ah, sobrang laki yan. Sobrang laki. Ito, sir. Pwede rin po. Basta matalas-talas po. Tingnan mo nga, sir, kung may talas. Ah, meron, meron po. Meron. Meron siya. Ito. The best po is pag uwi nyo sa inyo, ilaga nyo. Ilaga? Eh, natatapakan. Siyempre, may microbe yun. Natatapakan po natin. Mm-hmm. Gusto nyo ipahaba. Yan. Para sakto sa kamay. Ito, eksakto sa kamay, oh. Mm-hmm. Yan. Aray, maganda rin. Pabilog naman po. Kaya alam mo, sleep pag bilog, gumugulong sa inidoro. Basag naman ang inidoro. Yun, kailangan may kaunting flat siya. Mm-mm. Para po naka-fix sa kuwan. Pero yung iba gusto rin mga bilog. Siguro sir, ano, patanggal mo na 'yan, oh. Alin po yung poste? Opo. Sisira yung ganda ng ano, ng view ng natural. Oo. Mm-hmm. Pero actually natatanggal na siya naturally po. Kusa. Kusa. Siguro ma gagayahin ko ang negosyo mo, sir. Oo, bakit hindi? Dahil yung nagpasikat na tao kay Mr. Don Soriano, oh, titira sa akin. Baka ayaw niyang mag-ano, lumabas. Ang gusto niya? Yung ganun eh. Ako nagtagal akong nag-desisyon bago ako lumabas eh. Taon, sir, ang inabot bago ako nag-decide na lumabas. Ah. Hindi, kasi hindi ko no, ano to eh, hindi ko pangarap. Nung una? Hindi ko pangarap na ano na... Pero sir, andito na kayo. Ah, andyan na. Andito oh, kaya tayo. Embrace na. Yo. Yakapin na. 2 days, 2 videos a day na. Pero hindi ba maduguro yung 2 videos a day, sir? Maduguro. Pero... Paano kung walang... It's a number game. Sir, paano kung walang content? Walang lugar, walang napuntahan. Which is hindi ka... Nawawalan. Sir, hindi ka mawawalan ngayon kasi andun ka na. Pero nung una, paano yun? Naghahanap ako. Tinatanggihan ako. Ayun niya, sabi niyo, oh, nabanggit niyo. Sino ka? Bakit? Anong magagawa mo sa akin? Bakit? May mga ganon. Diretsa, ganong sabi. Mm-hmm. Ah, ganon pala. Eh, ganon talaga eh. Hindi nila alam yung value. So, ganon talaga sila mag-isip. Apo. Ako, tuloy lang ako. Yan, nakakatuwa. At least nagdala-dala kayo. Hindi kayo sumuko. Hindi sumuko. Ganun ba talaga ang ama? Hindi sumusuko para sa mga anak?
Passion. Passion, may dapat sir, may matindi kang purpose. Mm-hmm. Hindi yung dahil nakita mo lang yung isa sumikat, kumikita, mag-YouTube ka. Pag yun ang objective mo, most likely hindi ka matapos. Dapat may purpose ka. Or, marketing tool mo ng negosyo, which is bagay sa'yo dahil nasa authorization. Yun din yung sabi ni ng tao ni Don, sabi niya, Kuya Manny, anong ginagawa mo pa? Ito na ang panahon. Sabi ko, hindi ko alam kung paano mag-umpisa. Uumpisahan daw nila. Nakakontrata na ako sa kanya by Feb 19. Start na kaya? Start po si siya. Hindi ko alam ang gagawin eh. Siya mag-start. Anong gusto mo? Panghilod. Panghilod. Hindi ko. Ilalagaan nyo po para... Ilalaga muna para mamatay yung bakterya. Para po mabisa, inumin ang sabaw. Ay, hindi. Joke lang po. Okay. Yun, nakakuha kami. Ah, Bunso, sabihin mo lang sa amin kung kuha ka. Sabay ka, madam. Ayan, so i-close lang natin. So, tapos na tayo sa tour. Kuya Manny, kahit mas matanda ako sa iyo dahil ay ikaw ay kilala sa Kuya Manny. Kuya Manny. Oh, ayun. Maraming salamat po. Maraming salamat po. At ako ay nagalak na ano na ikaw ay nanonood din ng Agri. Isang karangalan sa akin na ma-meet kita. Thank you, sir. Thank you. So ngayon, up next, si Elena, si Sophia, sasama ka rin ba? Mag-snorkeling. Sa dagat pa sila. Scuba diving. Scuba diving. Available na po ang Agribusiness merch sa Shopee. Ang link nasa description box. Agribusiness, how it works. Instruct, inspire, succeed.